May mga may nag-post, busy-busy po yung nag-post ng isang fake post. Pakita natin na makisuyungan, pakita natin. Makikita ninyo yung video daw 'yan, no? Makikita ninyo na pinost ng mga individual at ni-repost din ng mga kilalang tao sa gobyerno. Siyempre, ang mga taga-Maynila nagre-react. Oh, bakit 'to? Dahil kung taga-Binondo ka, dahil kung taga-Tondo ka, alam mo na kagad na fake news, no? Alam mo na kagad na yung video, no, yung videong pinost. Hindi ko alam kung ano pong dahilan, ha? Yung videong pinost ay lumang video. Sa totoo lamang, ito pong videong ito na pinopost ng isang netizen. Gusto ko lang ipaalala, hinahanap na po ng alagad ng batas ng Cybercrime Division yung taong nagpost ito at mga nagrepost ito kung meron silang violation under cybercrime law. No? Hinahanap na po ngayon at medyo may natuntun po kaming isa. Malayo-layo po. Bandang southern part of the Philippines. Hindi ko po alam anong dahilan. Bakit ang isang taga southern part of the Philippines magpo-post ng video sa Maynila na hindi naman siya taga Maynila? I don't know. Hindi ko alam, ha, kung sino man yan. Pero inimbestigahan na po ng cybercrime kasi isa siya sa mga source, no, na nag-post. At siyempre, hindi mo naman masisisi ang pag-aalala ng mga mabibigat na bahagi ng pamahalaan. Mag-aalala sila. No? Matataranta ang taong bayan. Kasi lahat nagsasakripisyo, tayong lahat nagsasakripisyo, tapos papayagan ba ng lungsod itong ganitong sitwasyon sa Divisoria. No? Ngayon, mabuti na lamang, marami ring netizen na katulad din nyo. Marami. Ang nag-post ng picture din na hindi totoo yung sitwasyon. Na yung video ay lumang video na in-upload. At kung titingnan ninyo, maski yung dalawang malalaking tao sa gobyerno, ay nakita nila na they're using the same post with the different dates as they claim. Pero ito po ang kabutihan dyan. May buti pong dinudulot yan. Alam nyo, minsan ang mga pagsubok sa buhay, Jet, may pagsubok sa buhay, meron din buting dinudulot. Oh, bakit to? Lumalabas tuloy ang totoo. Bakit to? Nagalit to ang mga taga-Maynila. Yung mga taong tunay nakakakita ng sitwasyon sa Divisoria.